0.50. Bago po itong grind na crankshaft. Pinagrind na lang kasi may tama. Bago po natin siya i-final doon sa engine block, subukan po muna natin siyang ikabit ang kanyang connecting rod. Kasi mamaya, baka paglagay natin doon ay sumabit, edi magbabalik-balik ang ating trabaho. Kaya dito pa lang, ikabit na natin siya para malaman natin kung may sabit o wala. Aray dyan pa ba din, Tagalog ko din. Eh, maram ka na nga. Pariwaray kita. Yan, kabit natin. Ito pong banda rito, ito po yung sa number 1. Kaya ito ang number 1. Dito banda ang number 1. Itong araw niya, kailangan dito siya nakaturo sa may pulia. Tapos titingnan rin po natin yung kanyang clearance kung maganda ba. Okay. Clearance meron din. 1-0. 1-0 pa lang. Pagkatapos, guguhitan natin yung connecting rod niya. Lalagyan ng mark natin yung connecting rod para doon na siya sa number 1 na connecting rod. Hindi na siya magkapalit. Hindi na magpalit-palit. Pakita na. Ito na yung mark niya. Asa na? Number 1. Ito na po yung marking. Yeah. Ayan po yung marking. Ito. Yung may tuldok. Ayan po yung marking niya. May tuldok na. Ayan o. Number 1. Pagkabit natin mamaya, yung final na, kailangan dun siya sa number 1 ikakabit. Para hindi na magpalit-palit. Ayan po yung kanyang bearing. Cup bearing. Okay na yan. Dito naman tayo sa number 2. Connecting rod. Ito at nililinisan na ni Boss Redding. Kapit natin ang connecting rod bearing. Ang size po nito ay 0.50 straight. Connecting rod at saka main bearing. Yan. Ang sikreto po sa pag assemble nito na walang back job ay kailangan malinis. Yan lang ang sikreto. Pagka marumi, medyo may mga dumi-dumi na mga konti na dumi-dumi ay nasabit. Punasan lang natin dito sa crankshaft number 2. Number 2 na connecting rod. Lagyan natin ng padulas para swabe. Dito, lagyan rin natin. Kung yung mapapansin mga boss, itong araw na to, ayan o, yung araw na ito, dito siya nakaturo sa banda rito. Ito. Kailangan lahat sila, dito yung turo na araw.
higpitan natin. Pantayin lang natin yung paghigpit para sakto yung lapat niya. Okay, malambot rin. Ang purpose po natin dito para masurable natin na talagang walang sabit sa kanyang connecting rod. Kasi pag hindi natin ito ikinabit muna, itineretso natin agad doon sa engine block, ay paano kung may sabit? Hindi mahihirapan ka na dahil may piston na. Nakakabit na yung piston. Yan, subukan natin paikutin. Tapos yung clearance, tingnan natin kung sakto. Sabit kiti. May sabit daw ng konti. Nararamdaman sa kanyang kamay. Meron din. Makikita yan natin sa kanyang connecting bearing, connecting rod bearing. Yan, makikita natin yan mamaya sa kanyang connecting rod bearing. Pupuksan natin ulit yung kanyang connecting rod. Pag may gas-gas, ibig sabihin, yun ang sumasabit. Inis yan na. Punasan natin dito. Tingnan natin yung kanyang ano. Ayan o. Ayan o. Meron siyang sabit konti. Meron konti lang. Dito sa kabila. Punasan lang natin para makita natin ito. Ayan o, meron konti. Ayan o, may konti na sumasabit sa gilid lang. Kung ano ang portion na may gas-gas, yun lang ang ating lilihain. Gamit lang tayo ng number 1000 na liha para manipis lang yung makukuha. Nagkakaganito po ito kasi yung mga cup bearing ay minsan factory defect. Kaya ganun. Kaya ito po ay liniha na natin, hindi ko lang naipakita sa inyo. At ito ay ikakabit na natin ngayon. Subukan natin kung maganit pa rin siya or swabe na ang kanyang ikot. Tapos yung clearance, titingnan natin kung maayos na kasi kanina po ay walang clearance. Tapos matigas ikutin or sumasabit pag inikot mo, mararamdaman mo sumasayad. Hihigpitan pa po natin ulit para sure tayo na hindi na talaga sumasabit. Kasi okay na yung ikot niya, malambot na. Ikutin pa natin ulit. Ayan po, malambot na po ang kanyang ikot. So, pwede na po yan. Actually, ito po ay sinukat na doon sa machine shop kasi ipinagrind po natin ito. Ang sabi doon sa machine shop ay 0.02 daw yung kanilang bigay na clearance. Pero meron lang silang ano doon, connecting rod bearing na sa kanila lang, yung pangsukat lang nila. Pero sa atin dito ay bumili tayo ng para rito na connecting rod bearing, kaya iba yung connecting rod bearing na nailagay natin. Pero doon sa kanila ay sinukat na ng dos. So tiwala naman tayo doon sa ating kaibigan doon sa machine shop. Kaya lang yung nabibili po natin na connecting rod bearing ay talagang minsan mayroong sumasablay yung pagkakagawa nila. Tatanggal yung kalawang. Ito po ay ating nililihaan ng konti kasi may kalawang na konti. Kasi kahapon pa po ito hinugasan, kaya siguro nagkamagkaroon ng moist or di kaya na ambunan. Kaya madaling kalawangin kasi ito mga boss, itong connecting rod na to. Konting ano lang, konting tubig lang ay nakakalawang na siya. Kaya
lililihan natin ng konti para shear ball. Gamit ka lang ng number 1000 na liha para matanggal lang yung kalawang. So sa ngayon po ay nasa 3 na tayo. Connecting rod number 3. So punasan lang natin ng konti para wala talagang dumi na makapasok. Tapos lagyan natin ng padulas. Ang nagpe-perform po ngayon ay si Boss Redin Jacinto ng Pastrana, Leyte. Siya po ay aking kaibigan, isang mekaniko rin. Ako ngayon po ay tagahawak ng kamera at ako po ang commentator ngayon. Manood lang po kayo at para meron din po kayong idea. Lalong-lalo na sa mga bago pa lang ng mga mekaniko ay kailangan niya po ito, mga boss. Kahit sinukat na po ito doon sa machine shop, ay kailangan pa rin natin itong subukan kasi pag meron ng piston yan, mga boss, ay mahihirapan ka na kung sakaling may sabit sa kanya. Ayun, parang may konting sabit. Pero higpitan lang natin ng maayos. Pantayin lang yung pagkakahigpit. Tapos yung clearance. Ayun, lumambot na. Yun, malambot na. Pagka ganyan, mga boss, ang ikot, ay walang sabit pagka ganyan. Sure ball, okay yan. Lalong-lalo na kung higpitan mo ng maayos, ipantay mo lang yung pagkakahigpit para pantay talaga sila. Pantay ang lapat. Ikotin natin ulit. Okay, malambot. Sakto ang clearance na yan, mga boss. Nagkasabit lang tayo kanina doon sa DOS kasi yung connecting rod bearing na nabili natin ay medyo hindi maganda yung pagkakagawa ng factory. Yung sinusukat kasi doon sa machine shop ay matagal na nila yung ano yun, pang testing lang nila yun. Pero parehas din kung 0.50, 0.50 rin yung connecting rod bearing na kanilang sinusukat. So ito po ay tapos na. Tatlo. Okay na. So sunod po nito ay lalagyan na natin dito ng piston pin tsaka yung piston niya. Tapos kakabit na natin ito doon sa engine block. Kuya Dix TV, shout out DADUL.